Ganito na ang programang Usapang Pangkapayapaan. Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Kasama si Brigadier General Jerry Zamudio at Emil Carrion. Usapang Pangkapayapaan. Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas. Welcome po sa programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Ako po si Retired Brigadier General Jerry Zamudio at yung aking co-host, baka mamaya pa ho sasama sa ating panatuntunan, si Emil Carrion. Pero busy po yan ngayon dahil sa yung kanyang anak ay pinalad ho na makapasok po sa isang trabaho na napaganda. Actually, yun po ang aking pangarap po sa aking mga anak na lalaki ho at napakaswerte ni Emil Carrion. So sa lahat po ng lugar na inaabot po ng aming malakas na signal, magandang araw po sa inyong lahat. At batiyan ko lang pala ng happy birthday ang aking inaanak at saka kaibigan na dati hong nag-represent ho ng mga OFW dyan po sa OWA, si Dr. Chi Umandap. Yan po ay partner po namin doon sa isang programa ho namin. At napakinggan ko kanina si Abby Trinidad na nakikiramay kay Aida sapagkat yung kanyang nanay, tama ba yung pagkakarinig ko, ay pumanaw kaninang umaga. Aida, nakikiramay kami sa programang Up Up Pilipinas. At alam nyo mga kaibigan, ngayon ho ang tutoko ng ating mga kabayan ay dito po sa bagyong Sipaing. Kasi ito pong bagyo na ito ay papalapit na ho ng papalapit at ang mahirap po dito ay tutuhugin ata yung ilang parte ho ng Bisaya at Visayas and papasok din po dito sa Kabikulan and then dito ho sa Central Luzon kung ito pa rin yung general direction ng bagyong Sipaing. Pero nasa linya ho ang pag-asa weather forecaster na si Veronica Torres para tayo po ay bigyan ng update sa pinaka-latest na galaw ni bagyong Paing. Magandang gabi, Veronica, and welcome sa ating palatuntunan. Kumusta ang galaw ni bagyong Paing? Magandang gabi po sa inyo, General, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Ito nga pong si Paing, kaninang alas 4 ng hapon, ay huling namataan na nasa may 180 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Nagtataglay ito ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour at bugso na abot ng 105 kilometers per hour. Kasalukuyang gumagalaw sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil nga dito kay Paeng, nakataas ang signal number 2 sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang ng Tikaw Island at Burias Island, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Quezon, kabilang ng Polillo Island, southern portion ng Aurora, southeastern portion ng Nueva Ecija, Laguna, Batangas, Cavite, Metro Manila, Rizal, Bulacan, eastern portion ng Pampanga, northern at central portion ng Oriental Mindoro at Romblon. Samantalang sa Visayas, ang mga nalawigan na nakasignal number 2 ay Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, northern portion ng Leyte. Signal number 1 naman sa Luzon, Nueva Vizcaya, Quirino, central at southern portion ng Isabela, Ifugao, Benguet, Mountain Province, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Bataan, Tarlac, Zambales, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Pampanga, Occidental Mindoro, kabilang ng Lubang Island, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, Calamian Island, Cuyo Island, at nalalabing bahagi ng Nueva Ecija. Signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng Visayas. Samantalang sa Mindanao, ang signal number 1 ay Dinagat Island, Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao at Bucas Grande Island, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northeastern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, eastern portion ng Misamis Oriental. Naasahan nga natin pagdating sa pag-ulan, ngayong gabi hanggang tomorrow early morning, heavy to intense with at times torrential rains ay likely dito sa may Bicol at eastern Visayas,
moderate to heavy with at times intense rains naman sa Quezon, Maropa, Caraga, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, nalalabing bahagi ng Visayas, samantalang light to moderate with at times heavy rains naman sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cagayan Valley, Aurora, nalalabing bahagi ng Calabarzon, at nalalabing bahagi ng Mindanao. Nasaan nga natin? By tonight, maaari po itong lumapit or mag-landfall dito sa may bandang Samar and also Northern Samar po, kumbaga, and also maaari nga nitong tahakin yung area sa may around Bicol region. Then may possibility po na mag-landfall ito sa may mag-landfall ulit ito sa may bandang eastern portion ng Quezon, sa may east coast po ng Quezon. And also po, meron tayong gale warning dito sa may eastern at southern seaboard ng southern Luzon at eastern seaboard ng Visayas, eastern seaboard ng northern at central Luzon, northern at western seaboard ng northern Luzon at eastern seaboard ng Mindanao. Kayo ating mga kababayang maisla, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat ay hindi pa rin po muna natin inaabisuhang pumalaot. Yan naman po ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Veronica, pwede magtanong ng ilan lang na mga clarification lang? Ako, no problem, sir. So, ano ang monitoring natin na lumalakas yung bagyong si Paeng or ano ang sitwasyon ngayon? So ngayon po, pahagya siyang lumakas habang binabaybay po niya, habang gumagalaw siya pa west, northwest, papuntang Samar, Sorsogon, Albay area po. So ngayon, inaasahan niya natin na habang papalapit siya, maaari pa siyang lumakas. Bukas ng October 29, maaari lumakas pa siya, pero habang papalapit siya sa lupa, maaari din pa po siyang bahagyang humina. Pero mananatili po siya sa severe tropical storm category. So kanina nabanggit mo, Veronica, na tutuhugin yung Kabikulan at possible na pumasok din dito sa parte ng Central Luzon. So more or less, anong araw, anong oras ito ay papasok dito sa parte ng Kabikulan at saka dito sa may parte ng Central Luzon? So ngayon po, maaari pong this late evening, maaari po siya mag-traverse sa Bicol region. Mm-mm. Then between tomorrow afternoon and evening, maaari po siyang mag-landfall dito sa may east coast ng Quezon po. So yung talagang malakas na ulan ay tuloy-tuloy na ito. Maaasahan na natin na itong malakas na ulan ay mararanasan natin bukas sa Veronica, no? So ngayon po dito, kung dito po sa may around Metro Manila, ang inaasahan po natin ay sa ngayon kasi light to moderate with at times heavy rains. Although pagdating po bukas ng early morning hanggang Sunday, ang inaasahan na po natin ay heavy to torrential. Mm-hmm. Rains naman po dito po sa atin. Okay, so Metro Manila bukas ay malakas o ang buhos ng ulan. Yan yung pagkakaintinding ko, Veronica, no, kasi meron kaming activity bukas. Maraming salamat, Veronica Torres, ng Pag-asa, pastor po ng Pag-asa dito ho sa Metro Manila. Maraming salamat. Salamat din po. Mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan doon po sa mga dadaanan ho ng bagyo. Alam ko na kayo ay naghahanda na sa ngayon kasi talagang doon po sa mga barangay ho, ang karamihan po dyan ay mga kumbaga pinagdugtong-dugtong na kahoy lang at saka kasama yung kanilang mga corrugated GI. So yan ay i-fix nyo na ngayon kasi pang pumasok ang bagyong Paeng, alam ko na yan ay talagang tatamaan na tatamaan ang inyong mga bahay, including yung mga hayop na kinakailangan na i-safe na natin, ilagay na natin sa isang safe na lugar para ma-preserve natin yung kanilang buhay. So batiin ko lang yung aking kasama dito, si Brad Mark Anthony Omones, kasamahan ko sa Alpha Phi Omega. For that matter, batiin ko lahat ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega na nakikinig po sa ating palatuntunan sa ngayon. At
Ang ating pumakasaman po sa technical si June Aguba at ang ating writer si Ariam Sancho and kasama po natin si Rashid Loxine, si Abby Malanday at sa Socmed kasama po natin si Jello Baino at Kim Gomez at sa ating CA si Yasmina, si Micah Cervantes, James De Jesus at si Jessa. So mamaya antabayanan po natin si Colonel Maria Consuelo Castillo. Siya po ang spokesperson ng Philippine Air Force sapagkat gusto ko rin malaman kung ano ang ginagawang paghahanda ho ng Air Force. Kasi alam nyo, yung mga helicopter ho natin, yan ang unang pinapalipad pagkatapos na pagkatapos ho ng pagdaan ng bagyo para magkaroon ng assessment and then kung may mga kinakailangan na rescue operations, relief operations ay ito yung magiging paraan para malaman natin kung magsasagawa tayo ng ganong klaseng mga operasyon. But sa ngayon, alam ko mga kaibigan, yung mga sundalo natin dyan sa mga lugar na dadaanan sa Visayas area, sa Kabikulan, ay katulong na po ito ng ating lokal na pamahalaan para sa ganon ay maihanda po natin yung ating mga kabayan na hindi po sila mapapahamak pag danho ng bagyong si Paing, no. So nakakalungkot brother, no, kasi kailan ba yung November 2 sa Tuesday, di ba, no? So Tuesday ang November 2 nga, di ba, no? Wednesday pala. Wednesday 1 and 2. And alam ko yung ating mga kabayan ngayon ay nais ho sanang makauwi sapagkat ito yung pagkakataon na makapiling nila yung kanilang mga pamilya at saka yung mga mahal sa buhay nila na dapat nilang bisitahin doon sa mga puntod, ano, ay ito yung kanilang oportunidad na makita. Kaya karamihan po sa ating mga kabayan po dito sa Metro Manila na galing po sa probinsya, yan po ang direction po nila. But ngayon ho na talagang magiging malakas ang buhos ng ulan, ang tingin ko ay marami hong magkakansila ng mga kababayan po natin na uuwi po ng probinsya. So wala pa si Colonel Castillo, no? But sige, mayroon tayong good news muna ho tayo. Good news, good news, good vibes, good vibes. Sige mga kaibigan, good news and good vibes muna ho tayo kahit na maulan. Alam nyo ba mga kaibigan na ang Department of Transportation ay nagpirma ho ng apat na civil works na kontrata na ang halaga po nito ay umaabot po ng $1.87 billion. Malaki to tol, ano? Kasi hindi to dollars ito times 59 na ata ngayon eh. So talagang malaking pera ho ito. Na ito hong $1.87 billion na ito ay para po ito sa South Commuter Railway Project. Na ang proyektong ito ay ilalatag po ito doon sa halos aabutin ho na 55 kilometro na railway na magkukonekta po ng Metro Manila at saka ng Laguna, probinsya po ng Laguna. So nakakatuwa na balita ito, talagang good news ito sapagkat yung mga taga Laguna ho, mga barangay ho dyan, mga bayan ay makikita natin ang mabilisan na pag-unlad. Iisipin mo, kukonekta natin yan sa Metro Manila, mabilis na ho. Hindi na abutin ng isang oras, siguro minuto lang ho yan eh. Mga 20 minutes lang siguro ang aabutin yan at nandiyan ka na po sa lugar po ng Laguna. Kaya doon sa mga nagtatrabaho po sa Metro Manila, wala na kayong problema doon sa titirahan ninyo. Pwede na kayong lumabas doon sa Laguna sapagkat mayroon na ho tayong PNR, yung Philippine National Railways, no? Alam ko yun, yung PNR ang gagamitin dyan, yung South Commuter Railway Project,
Buti naman kasi yung lugar na yan, kapag hindi natin binigyan ng atensyon yan, papasukin at papasukin ho yan ng mga informal settlers, no? At pagkakailangan na ho natin, mahirapan na tayong i-recover po niyan. Talagang makikipagpatay na po diyan yung mga nakapagtayo na ho ng bahay at saka nakapagtayo ng mga konkretong mga estruktura. Okay mga kaibigan, at sa ngayon naman ho, kasi this coming Tuesday and Wednesday ay undas na. So alam nyo ang paghahanda ngayon ay nandoon sa sementeryo, no? Yung ginagawa natin tol na pag mag-uundas, pupunta ka doon sa mga sa sementeryo sa puntod, lilinisan mo, pipintahan. So alamin natin yung sitwasyon diyan po sa Eternal Gardens po sa Balagtas, Batangas. Makasama po natin ang branch manager na si Ma'am Joanne Buendia. Buendia. Joanne, magandang gabi sa iyo and welcome sa ating palatuntunan. Hello, good evening po, General Zamudio. Yeah, Joanne, so kumusta ang paghahanda natin dyan sa Eternal Gardens sa Balagtas, Batangas? Yes, thank you po for asking. Actually po, we started getting ready as early as October 25. So this week po, nag-start na tayo with the preparations for UNDAS 2022. Mm. We did coordination meeting na po with our LGUs with regards to the protocols na susundin natin this coming November 1st. Mm-hmm. With the visitors naman po, we're expecting influx kasi we have a long week. And ano po, starting tomorrow, so yung security natin plus yung assistance coming from our police, ano po, PNP Batangas. Mm-hmm. We also have the TPRO, mm-hmm, our CDRRMO, even the Barangay Balagtas po will be helping us. We also have the EPD monitoring team po to oversee our UNDAS 2022. Oh, pag dyan ba sa lugar ninyo sa Balagtas, sobrang tao ba pag darating ng UNDAS? From history, General, medyo madami po talaga sa Batangas City coming in kapag UNDAS. Especially the pre-pandemic po. October 31 and November 1, super talaga yung traffic natin. Kaya both foot and vehicle po yan. Mm-mm. That's why yung assistance na ino-offer po talaga ng LGU natin, headed by, of course, our butihing Mayora, si Mayora Beverly Rose de Macuha, is greatly appreciated by our company po. Oh, paano yun ngayon? Kasi alam ko maputik yung lugar ninyo dyan. Although alam ko yung Eternal Garden ay halos maganda ang pagkakalatag ng mga grasses dyan at saka simentado. Pero hindi pa rin kayo makalibre doon sa putik talaga, no? Ano mga paghahanda natin para hindi talagang maputik yung lugar ng inyong garden? Yes, sir. Well, for our side naman po, sir, we put up designated areas po for the parking, ano, although we have the warnings din po that of course since it's raining, continuous rain din naman po kasi because of Typhoon Paeng, so may mga notices po tayo na ingatan, baka mabalahaw yung mga sasakyan nila, so yun, ganun lang po, sir. Okay, so atin na lang sigurong ipadalangin na by Sunday ay matapos na, clear, dumaan na si Bagyong Paeng at uminit, yes, ng Monday, di ba, no? Para po, by Tuesday and Wednesday maayos na yung lugar. So mayroon bang mga specific na pinagbabawal sa selebrasyon ng UNDAS dyan sa Batangas? Yes, sir. Yes, sir. Actually, our mayor released an executive order 49 po for the UNDAS 2022. Mm-hmm. Sir, our parks will be open from 6 a.m. to 7 p.m. only. Mm-hmm. And then 11 years old po below are not allowed. And then we are encouraged to wear face mask.
yun po yung pinaka-gist po ng EO 49. Kahit na outdoor is required yung... Opo, sir. Oo. Opo, sir. Okay. Because it's expected po na maging crowded nga po siya. So even though open po ang ating Memorial Park, we encourage everyone pa rin for the safety na rin po ng mga Batanggenyos po, sir. Oh, pero yung kumakanta at saka umiinom, bawal ba yan ngayon dyan? We have a liquor ban, sir. Though for the music, siguro we encourage na ano lang, yung mga mellow music lang. Kasi we give naman din po yung parang respect to the people who are praying, who are visiting the departed loved ones. Uh-oh. So yung mga mellow lang and ano lang, hindi po masyadong malakas po. Kainan pwede ano? Parang yes, sir. We allowed naman po bringing in foods, though we requested them na to put their trash in the designated trash bins. We provided naman po a lot of trash bins around the park, sir. Okay, so maraming salamat, Joanna. Alam ko na yung mga nireport mo ngayon, yan din ang sitwasyon sa lahat ng mga Eternal Gardens sa buong Pilipinas, di ba, no? Yan ang preparation, siguro may mga kaunting pagbago lang base doon sa mga regulasyon na binaba ng lokal na pamalambat. As far as Eternal Garden is concerned or our concerns, ay... yan ang general na preparation ninyo sa lahat ng Eternal Garden sa buong Pilipinas. Ano, yes, Joanne? Sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, parting statement, Joanne? So, inaanyayahan po namin, of course, all the Batanggenyo listener to visit Eternal Gardens Balagtas as early as tomorrow. Will be open from 6 a.m. up to 7 p.m. po. I hope po everyone will... take care of themselves. Safety first, of course. Follow the safety protocols po set by the LGU and our company, Eternal Gardens po. Thank you, mga kaibigan. Thank you, sir. Madam Joanne Buendia, ang branch manager po ng Eternal Gardens dyan po sa Balagtas, Batangas. So, yan ho. At talagang ramdam na ho natin yung pag-uwi ng ating mga kabayan. Ang Batangas pa naman ay napakalapit sa Manila. So, syempre, dating bukas, uwian na yan sa Batangas. Pero nakakalungkot dito yung mga uwi ng Camarinesur. Kasi hindi sila pwedeng maglakas loob. Kanilang sasalubungin ang malakas na ulan at saka malakas na hangin dala ng bagyong si Paing Brad. Pwede bang batiin mo yung mga kasama natin sa iyong chapter, brother? Mark? Ayan, dyan na, brother. Yan, okay. So magsalita ka dyan, napapakinggan na kita. Pasensya ka na, sir. First time ko to, sir. Sige, bati. Sir, binabati ko po yung... Talagang naka-record ka pa. Sige. Binabati ko po, sir, yung ano, Sir Tol. General Samudio, sir. Thank you. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock. Masyadong sobrang proud po ako sa araw na ito. Kasi first time ko po sa studio. Okay. Tapos binabati ko po yung mga brothers and sisters natin sa Alpha Pi Omega. Yung chapter ko is Upsilon. Binabati ko po sila. Oo. Tsaka sa lahat ng chapters po, ingat po tayong lahat. Oo. Tol, babalikan kita pagkatapos lang nito at flash report ito galing kay Patrol Number 13, si Gilbert Perdes. DWIZ Flash Report. Maraming salamat. Formal lang ang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing voluntary o optional ang pagsusot ng face mask sa indoor at outdoor settings. Ito matapos ng lockdown ng Pangulo ang tinatawag na Executive Order Number 07 na may kaugnayan dito. Gayunman, nilinaw sa direktiba ng Pangulong Marcos na mandatory pa rin ang pagsusot ng face mask sa mga healthcare facilities, medical transport vehicles, at public transportation. Ang EO Number 07 ay pinirmahan lamang ni Pangulong Marcos ngayong araw, October 28, sa pamagitan ng Executive Order
Order Executive Secretary Lucas Bersamin, Patrol 13 Gilbert Perez ang gulat para sa impilang may todong lakas, DWIZ. DWIZ Flash Report. Maraming salamat, Gilbert. Tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan kanina. Brad, meron kang naputol na mga babatiin. Saan ka pala connected ngayon, brother? Sa ano, sir? Connected po ako sa Philippine Drug Enforcement Agency po. Ngayon, na. Yes. Pero alam ko, nag-aaral ka, di ba? Opo. Law student. Ako ang resource person niya doon sa study niya. Thank you po, Jen. Kaya pumunta ko dito sa studio. So anyway, tapusin mo natin ito itong programa din. Mamaya, mayroon tayong sapat na oras para sagutan natin yung mga gusto mong sagutan. Maraming salamat po, General. Mga kaibigan, may naiwan ka ba na dapat batiin? Wala na? Okay na? Okay na po, General. Okay. Yan po ang aking kabrad ho sa Alpha Phi Omega, si Mark Anthony Omones. Yung apo ho ay isang international na fraternity and sorority na halos lahat po ng colleges and universities ho ay meron pong chapter ang Alpha Phi Omega, sapagkat ang aming pong sinusulong ay yung prinsipyo ho na maging leader, prinsipyo na makapagsilbi sa bayan, at makipagkaibigan. Yung tatlo na yan eh. So doon ang focus ho ng training ng mga miyembro ho ng ating Alpha Phi Omega. Kaya kung napansin nyo, halos ang apo ho ay nasa lahat ng departamento ng ating pamahalaan. Nakakatuwa naman na pag may kinakailangan ka, meron kang lalapitan. So, Brad, thank you so much ha, sa pagsama sa ating programa. At yun, pinapatanggal yung mask mo kasi hindi clear yung audio mo kanina. Okay. So, pag-usapan natin ang ilang pang mga issue ho na dapat mapakinggan ng ating mga kabayan ngayon. Pero mamaya ay ang pinaka last part ho ng ating programa ay tungkol sa NTF-ELCA. Kasi yung kapayapaan ho ay abot kamay na ho natin yan. Although ngayon naman ho ay mayroon tayong kapayapaan, but yung kapayapaan na ati pong hinahangad, especially po dyan sa mga liblib na mga lugar na kung saan ay mga mayroon pang natitirang mga armado na mga grupo na dalaho ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at saka ng National Democratic Front, sapagkat patuloy po silang kumbaga nang lalason ho ng isipan ng ating mga kabayan, kaya napapariwara yung ating mga kabataan at ang ating mga kabayan. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasama si Brigadier General Jerry Zamudio at Emil Carrion. Mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaularan. Ngayon pong Friday na napaka maulan, dala po ng bagyong si Paeng. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong magbigay ng special na greetings ho sa isang birthday celebrant ngayong darating pong November 2. Ang aking kaibigan at pinagmamalaking kaibigan na si Hiyas na tumutulong sa akin. Happy birthday, Hiyas! Happy birthday! Yan, kita mo. Ba't yung iba hindi mo nilalagyan ng ganyan? Si Hiyas, grabe ah. Hiyas, napaka-special mo talaga. Ibig sabihin yan, para kay Hiyas lang yan. Ano? Happy birthday, Hiyas ah. At kanina mga kaibigan ay sinimulan nating pasukin yung usapin tungkol po sa ating pag-usulo ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. At alam nyo, pagdating po sa usapin na yan, mayroon tayong palaging kasama dyan na eksperto, no? Na kumbaga malaki ang ating utang na loob dyan sa tao na yan, kasi siya po ay talagang isa po doon sa pinagkakatiwalaan at contributor natin. Pwede nating i-attribute yung mataas na awareness ho ng ating mga kabataan ngayon, ng ating mga kabayan tungkol po sa ginagawang pangluloko, no? Yung ginagawang
kumbaga pandarambong ng grupo ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at saka ng National Democratic Front na yan ho, may mga maskara ho yan. Pero alam nyo, nahubaran yan eh. Nahubaran yan dahil po dito sa ating mga kasama na si Ka Eric Almendras. Ka Eric, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating palatuntunan. Ay, magandang gabi, General Samudio, sir. At maraming salamat sa patuloy po ninyong paglilingkod sa ating mga kababayan sa pagsusulong ng tunay na agenda ng kapayapaan at pagtatanggol ng demokrasya ng ating buong bayang minamahal na bansang Pilipinas. Salamat also sa pag-recognize po ninyo, sir, sa ating mga former rebels and former cadres na sa kanilang naging ambag upang maging malakas ang loob ng ating mamamayan na tumulong sa pamahalaan upang lubusan ang tapusin ang salot ng communist terrorism na nagwawasak sa ating bayan dulot ng CPP, NPA, NDF at mga kasabwat nila. General Samudio, magandang gabi sa ating lahat. Tama yun, Ka-Eric. At ako kasi ay talagang binibigyan ko lang ng importansya. Binavalue ko lang yung mga kontribusyon ng ating mga rebel returnee, yung mga former rebel natin na yes, nagbalik loob sa ating pamahalaan, yung mga dating mga member ng New People's Army. At ngayon na talagang wala silang bayad galing sa gobyerno, they are not part of the government, pero nandoon sila ay masigasig na tumutulong po sa ating pamahalaan na itaas yung kamalayan po ng ating mga kabayan because nakita nila yung Ka-Eric, okay ba? Papanggan mo pa? Because na-realize nila at nakita nila na walang patutunguhan yung armado na yan, yung pagpapatay, no, ng mga inosente nating mga kabayan. Kasi kung gusto natin na ayusin po ang ating pamahalaan, alam naman natin, like for example, Ka-Eric, nandiyan ka ba ngayon? Yes sir, nandito sir. Oo, like for example, kung gusto niyong baguhin yung ating pamahalaan, kagaya dito, mayroon ditong sa ginawang investigation ni Senator, ito ay, ano to eh, yung nag-conduct ng si Senator Tolentino. Siya yung nag-conduct ng investigation na mayroon daw 3,440 na unimplemented projects ang Department of Public Works and Highways na nagkakalaga ng 255 billion. So ito mga bagay na ito, pwede natin itong pag-samasamahan na hanapin sino mga responsable dito. Pero kahit kayo ho dyan ay mag 20 years ulit dyan, another 50 years dyan sa kabundukan, itong ganitong klase mga problema ka Eric ay hindi natin ito mare-resolve kasi mali yung pamamaraan. Di ba? Tama ba yung ka Eric? Tama sir, ang karahasan ay hindi solusyon sa pagpapabago ng ating pamahalaan at ng ating lipunan. Ang tamang pamamaraan ay mag-involve sa dialog at maging partner ng pamahalaan para sa pagsusulong ng advokasya sa good governance. Mm-hmm. Kung may katiwalian at may kapalpakan ang mga namumuno ng pamahalaan, ibubunyag natin at sasawayin natin, pero hindi sa dahilan na maglunsad ng digmaan at pumatay ng kapwa Pilipino, mga ambos ng sundalo, mga pulis, kagaya ng walang katuturang pagpatay nila ngayon ng CPP, NPA dyan sa area ng Abra. Ang nagre-responde yung mga tropa ng pamahalaan ng ating 24th Infantry Battalion at mag-augment sila doon sa relief support para doon sa mga nasalanta sa Lindol, sa Abra, inambo sila ng CPP, NPA, NDF na mga terorista, dalawa ang patay at may isa pa yatang missing. Tama yan din lang sa Mudyo kung ano man ang mga kakulangan ng pamahalaan, hindi po ito sapat na tayo'y pumatay at kumitil ng buhay, magwasak ng ating bayan, sapagkat mas lalong lugmok ang patutunguhan ng mga mamamayan kung patuloy ang walang katuturang paggamit ng karahasan na ito dahil sa maling paniniwala na only through violence pwede malutas ang mga kahinaan sa pamahalaan. Tama yon, kasi for example, actually, ang nakikita ko ka Eric na itong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay naitayo. Gamitin dapat ito ng mga
nandiyan dyan sa taas, bumalik kayo at gamitin nyo yung konsepto ng good governance. Kasi yung mga isinisigaw ninyo dyan, di ba, no? Ay pwede nyong gamitin ang NTF-ELCAC para singilin yung mga ahensya ng ating pamahalaan na sa tingin ninyo ay mayroong pagkukulang. Di ba? Tama ka, Eric. Di ba? Yan ang commitment ng ating NTF-ELCAC. Kaya nag-create ng 12 clusters na ang intensyon ng 12 clusters na yon ay tugunan yung mga nakikita nating pagkakamali sa ating society, sa ating pamahalaan. Tama ba yung ka, Eric? Agree kami dyan, General Somodyo, na ang inter-agency coordination at ang ating inter-agency na support sa mga ahensya ng pamahalaan upang tumulong sa pagtugon sa mga basic problems sa services ng taong bayan at sa mga problema sa kapagkukulang ng mga pangangailangang serbisyo sa mga lugar, ay yun ang layunin ng NTF-ELCAC. Yung pagpapalakas ng ugnayan ng bawat mga sangay ng pamahalaan. For example, itong mga na-discovery na hindi na-implement na mga proyekto sa DPWH at napunduhan na, hindi mo man yan mailalabas ang pondo kung walang kaakibat na pureba na iyan ay na-utilize at na-audit ng Commission on Audit. Ibig sabihin, baka kulang lang ito ng documentation of report at yung mga projects na ito, at kaya nga dapat ito maimbestigahan. Ang pangalawa, kung nandyan pa ang hindi na-implement, di ibig sabihin ng pondo, hindi man nagamit unless ma-prove na lumabas ang pondo pero ghost ang project. That's another thing. Pero ang bottom line, kung may problema sa korupsyon, kung may problema sa mahina na pamamahala, ang layunin dyan ay imulat ang mamamahala, panagutin sila sa batas, at mag-advocate ang mamamayan ng tamang pamamahala. At yan ang dahilan kung bakit may whole of nation and whole of government participation, kagaya ng ginagawa natin ngayon na General Somodyo, that we remain to be vigilant, actively involving ourselves sa mapayapang pamamaraan, pero minumulat natin ang nasa pamahalaan sa kanilang tamang tungkulin at pinupuna natin ang kanilang pagkukulang at pagkakamali upang sila ay maging matuwid sa pamamahala upang ma-attain natin ang good governance. Oo. At saka mayroong mekanismo na dyan sa loob ng NTF-ELCAC na pwede natin gamitin. Kaya nga, ang panawagan natin sa ating mga kabayan ay iwanan nyo na yung violenting pag-aarmas na yan at pagpatay kasi hindi talaga yan ang solusyon. Sumama kayo dito sa NTF-ELCAC, sa konsepto ng NTF-ELCAC. Kasi gumagana naman eh. Yan ay nasaksihan natin na mayroon tayong 822 na mga liblib na barangay na for the first time ay nabigyan ng pondo ng ating pamahalaan. Ito ay dahil sa NTF-ELCAC. Diba, no? So ito yung mga kwento na nais natin na ibandera ho sa mga naiiwan pa dyan sa kabundukan para sa ganun ay maisipan nilang magbalik loob sa ating pamahalaan para yung mataas ninyong idealism na yan ay hindi magamit sa pagtiterrorize ng ating mga mamayang mga kababayan, kundi magamit yung mataas na idealism ninyo para sa pagpapalakas ng ating bansa. At yun nga nabanggit ko kanina na yung hindi naman ito corruption na ka-Eric. Ang sinasabi lang naman dito ay 3,440 na unimplemented. Ibig sabihin yan, ang may pagkukulang dito ay yung mga na tao sa ba siguro bakit hindi na implement yung project samantalang ito ang kinakailangan ng ating mga kababayan dahil sa alam naman natin ka Eric kapag mayroon kang inimplement na 1 billion na proyekto ang dami makikreate na trabaho niyan. So ngayon yung responsable dito ay dapat papanagutin natin at yun ang direksyon ng ginagawang investigation ngayon sa Senado. Hanapin kung sino yung mga opisyal ng ating pamahalaan na nagiging mitsa ngayon, nagiging daylang kung bakit nagiging dysfunction ng ilang opisina ng ating pamahalaan para ito ay hindi na magamit ng kabila sa kanilang pag-re-recruit ng mga mag-aarmas at magiging violenting nating mga kababayan, ka-Eric. Tama po yan, sir. Ibig sabihin,
may problema sa utilization of funds at pagpapatupad ng mabilis sa mga proyekto na na-align na sa pundo ng general appropriations. So therefore, management problem yun. Hindi man automatically corruption, pero pagpapabaya yun. So kung totoo yan, sa singili natin dyan, at ang isa namuno ng DPWH, although na siya ay nakikita natin na napakasipag, ay senador na rin siya ngayon, si Senator Mark Villar. Siguro magkailangan niya magpaliwanag din ito kasi hindi niya rin ma-micromanage yan eh. Saan ito mga lugar? Ano mga projects ito? At ano ang naging problema sa procurement? Bakit nagkaroon ng ganitong pagkaantala at pagkagipit ng project na ito? Therefore, malinaw na may internal na mga management problem. Pero hindi necessarily na gamitin ito para udyukan natin ang tao na maglunsad ng revolusyon o armado at teroristang pagkilos, pumatay ng mga pulis at sundalo, manunog ng mga kagamitan at wasakin ang mga construction at mag-recruit ng mga tao, lalo na ng kabataan, para maging NPA. Hindi naman yun magiging tama, which tama ang iyong pagtingin na ang ganito mga uri ng balita at mga pag-uusap sa kahinaan ng pamahalaan, kinakapit ito o ini-exploit ng mga kagaya ng grupong pinanggalingan ko upang sila ay makapag-udyok ng mga bagay na naglalayong pabagsakin ng gobyerno, hindi para tulungan na mag-improve tayo sa good governance. I agree with your point, General Samudio, that the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict is an effective and very practical mechanism that can promote ang interagency coordination, synchronization, as well as review on the management efficiency ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan, lalo na kagaya ng DPWH. I think it is the mechanism of Secretariat and Operations within the NTPLCAT that can help converge yung mga pagtulungan na yan, dahil mayroon tayo dyan na PR leak. Poverty Reduction, Livelihood, Employment, Coordination Cluster, at mayroon tayo dyan na basic services as well as ang resource management and infrastructure management clusters. This can be managed by the Secretariat and the head of agencies, pwede sila mag-usap at mag-improve so that mula dito sa mga kahinaan ay mas mapabilis ang pagdaloy ng serbisyo, mga proyekto, at ma-achieve natin ang good governance. I agree that the mechanism of NTPLCAT, General Samudio, as outlined by the Executive Order No. 70 na pinagpapatuloy man ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, is the right formula. The reason na napatahimik at na nalugmok ang kapasidad ng CPP, NPA, NDF sa dating pinakamalakas nila na area, ang Southern Mindanao Region or the Davao Provinces. At ngayon ay insurgency free na. At ito ay dineclare na ng Regional Peace and Order Council, mga gobernador at mga mayors, at pati na si Pangulong Bongbong Marcos ay sinaksiyan nito kahapon. Okay, tama yun. At saka dun sa mga kabayan natin na natitira pa, kung may nakikita kayong problema, may pamaraan eh. Like for example, ako ka Eric, ako ay biktima rin ng ilang mga kamalian sa ating pamanan. Very recently, yung Dika Homes, yung Dika Homes dyan sa Clark Air Base, isipin mo ba naman na ililipat mo lang yung magbabayad ka lang sa bangko, yung bank to bank na payment, mag-charge sila ng 1,000 pesos, 'di ba no? At saka kung magbabayad ka ng over the counter na pera, magbabayad ka pa ng additional na 1,000. So parang sabi ko hindi ito tama. Ayaw ko naman na makipag-altercate doon sa mga ordinaryong mga empleyado kasi sila ay sumusunod lang naman doon sa patakaran ng kumpanya. Ang ginawa ko, di nagsulat ako ngayon sa departamento na siyang body na mayroong karapatan na mag-supervise, mag-manage doon sa mga project nito. And ngayon ay binibigyan na ng atensyon. At ito yung gusto natin na sabihin ho sa ating mga kabayan na
Ang problema ho sa gobyerno ay meron ho talaga mga solusyon dyan. Ang kinakailangan lang ho ay wag lang natin, kumbaga, biniverbalize. Kinakailangan gamitin natin yung tamang pamaraan. Ano yung tamang pamaraan? Yung pagreklamo natin, pwede nating isulat, i-address natin, ipareceive natin. Because yung lahat ng gobyerno na yan, lahat yan ho, yung mga departamento, takot ho yan. Dahil sila ho ay dapat 15 days dapat mayroong sagot silang gagawin doon sa mga nagusulat sa kanila. So, ibig sabihin yan, ang gobyerno ho natin is really functioning. Hindi ho dysfunctioning ang gobyerno natin. Kaya, pagtulungan ho natin ito para lalong maging maganda, maging maayos ang ating pamahalaan, hindi ho sa magitan ng pag-aarmas at pag-terrorize ng ating mga maliliit nating mga kabayan, ka Eric. Yeah, agree ako dyan, General Samudyo. Sapagkat sa loob po ng 53 years, going towards 54 years, the longest Maoist insurgency terrorism in the whole world, itong CTP, NPA, NDF, ang kanilang ginagawang pagwasak sa ating bayan, umabot na po sa more than 50,000 ang mga namatay. Mm. Mga umabot na sa 15,000 na mga sundalo at mga pulis ang pinatay nila. At mga mahigit 30,000 civilian na nadamay na at mga NPA din. Mm. At taon-taon, General Samudyo, according to Japan International Cooperation Agency, sa kanilang study on the impact of the communist terrorism sa ating ekonomiya, hindi bababa sa 100 billion pesos ang nawawala na mga importanteng pundo para sa ating pamahalaan na pupunta sa tinatawag nating counterinsurgency war for the last 20 years. Imagine, General Samudyo, kung bakit tayo napag-iwanan na ng Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, mga bansa at Vietnam. Mga bansa na dati ay segunda lang sa atin in terms of economic capability, lalo na sa talino at galing sa ating mga technical and mga intellectual capability. Subalit wala na silang mga insurgency problem. Matagal na, mahigit na 3-4 na dekada na. Tayo mahigit kalating siglo na, ito pa rin ang problema natin at may mga naiiwan pa, mga kasapi at pamunuan ng CTP, NPA, NDF na ayaw pa rin tumigil. And kaya nga kahapon lang pinatay na naman nilang sundalo natin. Oh, nga, anong, no? anong gain nila sa General Samudyo? Naging sikat sila, pinatay nila kapwa Pilipino nila. Mm. At ang ilan ng mga naulilang mga anak at ang mga pamilyang nawala ng ama. At ang epekto nito, siyempre, ang mga investor, hindi na naman papasok dyan, mga kontraktor ng kalsada, kasi nandyan sila. Mm. At ang mga proyekto ng gobyerno, maantala. Kagaya ng ginawa nilang pag-atake din sa Samar. Noong nakaraang dalawang linggo, patay din ang dalawang sundalo, at ang isang bata ang nasugatan. Muntik ding mamatay sa gitna ng baryo, ng barangay. Sinunog na nila dyan noong nakaraang puan din, ang project para sa Barangay Development Program sa Farm to Market Road. Wala talaga salot ang dulot nila at hindi nakabutihan kung hindi tuloy-tuloy na paglugmok ng ating ekonomiya at pagkawasak sa kinabukasan ng ating mga mamamayan, lalo na ng kabataang nare-recruit nila, General Samudyo. Tama yun, pero nasa kultura na nila yan na ka-Erica. Pero gusto ko lang bigyan ng daan dito yung... siya nga pala, ka Eric, itanong ko pala, yung ating BDB project, anong status ngayon na ito ba ay kinukontra pa rin ni Senator Angara until now? Ang kumukontra talaga itong tatlo na mga CPP, NPA, NDF operatives na nakapasok through the party list na ilang maniobra. Itong sila Raul Manuel ng kabataan NPA party list yan eh. Ganon din ang Gabriela party list, ni Brosas at ni Castro. At nagagamit nila ito sa propaganda para atakihin ang ating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. On the other hand, may mga senador tayo, kagaya ni Senator Angara, Senator Intevero, Senator Pimentel, na kulang ng pagbukas ng isipan at pag-unawa kung ano talaga ang impact at pangangailangan ng pagkakaroon ng Barangay Development Program. Kaya tinatawag nila na pork barrel ang sistema ng Barangay Development Program. Dahil ayaw nilang tanggapin ang paliwanag at ang mga reports kakibat nito kung saan nagagamit at saan napupunta ang dating mga 20 million per barangay na naipatupad na. Ang mga, sabi ko nga, dun sa mga liblib na lugar sa Masbate, na Catanduanes,
at marami pang lugar doon sa Mindanao, even sa Samar, at sa dito sa Rizal, mga lugar na hindi nakaabot ng kalsada dati dahil sa Barangay Development Program, may mga solar power na mga source of light, water system, at basic na health facility, at pag-improve ng kanilang kalsada na dati hindi nangyari sa loob ng mahigit apat na pung taon. Iyan ang hindi nakikita nila. At sa tingin nila, hindi kailangan ng Barangay Development Program. Kung kailangan man yan, hindi ganun kalaki. Kaya ang direksyon ngayon dyan sa Modyo, sa pangalawang pagkakataon, mukhang gusto na namang kapunin nila ang gara. <na. laughs> Alam mo, Ka-Eric, ang nakita kong strategy dyan ay imbitahin itong tatlo na ito doon sa mga barangay na mayroong implementation itong Barangay Development Program natin, project natin, para makita nila na gaano ka-importante o gaano ka-relevant itong project nito para doon sa ating pag-usulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Kasi kung pilit man nilang pinipikit yung kanilang mga mata at tinatakpan nila yung kanilang mga tainga, sa tingin ko pag yan ay naimbitahan natin yan doon sa barangay at mismo yung mga barangay kapitan ang magsasalita, tingin ko ay mapipilitan silang tanggalin yung mga nakalagay na cover sa kanilang mata para makita ang kagandahan nitong Barangay Development Program na siya nagiging formula ngayon sa pagbabalik loob ng napakarami ng mga miyembro ng New People's Army, na ang ibig sabihin nito ay naisalban natin ang buhay nila, Ka-Eric. Diba, no? Possible ba yung Ka-Eric na gawin silang guest of honor? Like for example dito sa Rizal o kaya doon sa Davao, at para makita nila na ang tingin ko mahihiya nga siya niyan eh, pag nakita nila na yung pinupuri ng mga barangay, ng mga ordinary mga kabayan natin doon sa mga liblib ng mga lugar, ang ating NTF LCAC, yung ating pamahalaan, at sila, sapagkat sila ay isa rin sa mga nag-aproba noong original na 20 million na pondo para sa isang barangay, di ba ka, Eric? Tama yun, sir. That's another way na may pakita sa mga senador na ito na may mga biases. Lalo na si Senator Angaro, siya, Angara, siya yung committee chair, chairperson sa Committee on Finance ng Senate, na dandadaan ang pag-scrutinize ng budget, ng buong budget proposal ng gobyerno hanggang ito ay may pasa. So tama ka, sir, na kailangan ma-appreciate nila siguro on the ground. At isa yan sa dapat abutin sa stakeholders engagement o pakikipag-ugnayan ng Operation Center and Barangay Development Program Coordinating Center ng ating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kina Director Buckley. Agree ako dyan. And number two, kailangan siguro mag-request sila kay Senator Mick Subiri kahit ng one-hour briefing lang ng success and achievement, accomplishment ng NTF-LCAC with a focus on the very significant impact ng Barangay Development Program in bringing the tangible definition o buhay na pagpapatotoo sa tinatawag na good governance, which is the real main mission ng pagbubuo ng NTF-LCAC. Okay. Ang good governance na siyang sandigan para mawala ang agitation at radicalization at pugunan unti-unti ang mga batayang isyu at pangangailangan na dahil sa pagkukulang pamahalaan sa matagal na panahon. Ka-Eric, maraming pa tayong pag-uusapan pero inabot na tayo ng oras. itutuloy na lang natin ito sa mga susunod nating programa. Maraming salamat, Ka-Eric, sa oras mo. Thank you. Maraming salamat. Diyan sa Modyo, mabuhay po kayo sa DWIC at ang programang APA Pilipinas, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Thank you very much, mga kaibigan po, si Ka-Eric Almendras. Inabot na po tayo ng panahon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At salamat kina Jello, kina Kim, kina Yasmin, kay Micah, kay James at Jessa, at kay John, kay June Aguba. And ang susunod na pala tuntunan, mga kaibigan, ay pakitaas. At next program po, Radyo Klinika, kasama po si Maru Sarne. Mga kaibigan, ito po si retired Brigadier General Jerry Samudio. Maraming salamat din kay Brad Mark Anthony Omones.
Usapang Pangkapayapaan. Usapang Pangkaunlaran Pilipinas.